God is for you. And if God is for you, who can be against you? Happy Mother's Day. Ito po ay araw ng mga mothers, kaya kayong mga mother na nandyan, I want to tell you that you are a blessing to us. You're a blessing to your children, to your family. Kaya before I start, kung ikaw ay nanonood at kasama mo ngayong mami diyan sa bahay, batiin mo naman ang Happy Mother's Day. Okay? All right. So, I want to share to you today ang title ay The Maternal Nature of Father God. Today is Mother's Day. And we are celebrating them, our mothers. But at the same time, we are celebrating God. How come, Pastor, na we're going to celebrate God? It's Mother's Day. Yun nga eh. Because we don't know about the maternal nature of God. Kaya ngayon, by God's grace, we're going to concentrate on God's maternal nature. Because God has both paternal and maternal nature. Sa Bible po, laging ipinoportray ang Diyos bilang male, the masculine gender. Kaya we call Him our Father. Itong sabi ng Malachi 2 verse 10. Have we not all one Father? Has not one God created us? Pero napakadami pong pangyayari sa Bible, verses that shows the motherly side of God, the motherly nature of God. At huwag po tayong magugulat doon, hindi kailangang magulat, kasi nilikha po talaga ng Diyos. Makikita mo yung motherly nature ng God sa pagkakalikha ng Diyos sa tao. Dahil nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae ayon sa kanyang wangis. Hindi naman niya nilikha si Adan ayon sa kanyang wangis at si Eva hindi ayon sa kanyang wangis. Pareho sila. So let's read Genesis chapter 1 verse 27. It says, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So, nilikha po ng Diyos si Adan at si Eva ayon sa wangis niya. Meaning, ang katangian ni Adan at ni Eva ay nasa Diyos din. God has fatherly and motherly nature. Tuloy ko sa Genesis 2, verse 18. The Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. And verse 21 says, so the Lord God caused the man to fall into deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. So ano po makikita natin dito? For a period of time, ay nabawasan ang likeness ni Adan with God. For a period of time. Bakit? Because something which was in him originally was taken out of him. Merong nasa kanya dati na inalis. So nabawasan yung likeness. But God did something with the rib. May ginawa ang Diyos doon. Actually, di naman talaga rib yun eh. Ang pagkaka-explain doon ay side. May kinuha si God sa side. At papasahin ko sa inyo, Genesis 2 verse 22. Then the Lord God made a woman from that rib He had taken out of the man, and He brought her to the man. Aba, huwag pala kayong basta tutulog, ha? Mamaya nawala na yung rib. At noon pong dinala ni God si Eve kay Adam. Basahin ko sa inyo yung sunod na verse, verse 23. The man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. And verse 24, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife. And they become one flesh.
Alam po ninyo, sabi ko sa inyo, for a period of time, nabawasan yung likeness ni Adan sa Diyos. Hindi naman totally. Mayroon lang nakuha sa kanya eh. Pero for just a period of time, isang tulog dan. Isang pagtulog lang. Pero, pagkagising niya, dinala na ng Diyos si Eva kay Adan. At si Adan po, hindi lang po siya bumalik sa dati na sinoli yung kanyang rib, ha? Hindi, ha? Hindi lang ang rib ang bumalik, but a person suitable for him. Together, Adam and Eve, together, nadagdagan po ang likeness nila kay God. Ang pinag-isang lalaki at babae sa holy matrimony, sa kasal, hindi pwedeng basta nag-isa lang, ano? Ay nagpapakita po ng higit na likeness sa Diyos kaysa sa nag-iisa lang yung lalaki o nag-iisa lang ang babae. And they were one flesh. So, Genesis 5 verse 2, He created them male and female and blessed them. And He named them mankind when they were created. Pinangalanan ng Diyos si Adan at si Ebang mankind or sa Hebrew word Adam. Ang tawag pa rin ng Diyos kay Adan at kay Eva ay Adam. Isa pa rin lang, mankind. And together, Adam and Eve together, ay mas nagre-reflect, nagre-represent ng likeness ng Diyos. So, anong ibig sabihin niyan, Pastor? Ang ibig sabihin ba niya, mag-asawa na ako para talagang like na kami ni God? No. Ang ibig ko lang sabihin, God has the paternal and the maternal nature. Meron siyang nature ng ama at meron siyang nature ng ina. And they become one flesh. Now, kung nilalang ang tao ayon sa wangis ng Diyos, then there is also motherly nature sa Diyos kahit we always call Him Father. Bakit mahalaga to? Bakit mahalaga itong pag-usapan ngayon? Because we're celebrating Mother's Day. Eh, syempre, bago pa nagka-mother, nandun ang Diyos. Doon ang galing. He is the all in all. He is everything. He is the source. Sa Kanya, kung may nakikita kang nilalang, yun ay galing sa Kanya. Kaya kung may nakikita kang mother, yun ay galing sa Kanya. So, bakit mahalaga ito? Dahil ang Diyos laging pinoportray as a father. At tayo po, we have experiences sa ating natural father dito sa lupa. And we have experiences with our natural mother. Most of the time, ang father po ay ang ating experience sa mga yan. Of course, hindi lahat na. Medyo distant. Eh, trabaho ng trabaho, medyo hindi masyado nakikipagkwentuhan, uuwi. Minsan disciplinarian pa. Samantalang si mother, generally, ang experiences natin kay mother ay caring, nurturing, and sweet. Kaya naman po, ano nangyari? Makikita mo sa kultura ng tao, all over the world, sa lahat ng panahon, sa kultura ng tao, may tendency siyang gumawa ng female goddess and call her mother. Pag-aralan po niyo ang kultura ng mundo, ang sibilisasyon, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lugar, at makikita mo, they always build goddess. They always, dahil ang tao po kasi, idolater by nature yan eh. Yan eh, without the knowledge of God, gagawa yan ng Diyos-Diyosan. Kaya naman po, naglabasan na po ang mga female goddesses sa kultura ng mga tao sa lahat ng lugar. Bakit po? Bakit gumagawa sila ng Diyos-Diyosang babae? Kasi ang feeling nila, mas approachable ang female goddess just like their mom, just like their mothers. Laging gustong may dadaanan pang ina bago pumunta kay Father God. Kasi ang tingin nila kay Father God ay walang nature ng ina sa kanya. Ay ang karanasan nila sa lupa ay nagpakita ng difference ng ama at ng ina. Hindi nila alam na yung parehong paternal at maternal nature ay na kay Father God din. I tend to believe, ha? I tend to believe.
that both the paternal and maternal nature of God was portrayed by the Father in the story of the prodigal son. Kayo naman siguro ay alam ninyo itong storyang to. Familiar kayo na itong prodigal son ay nagising na lamang isang araw at ang iniisip ay alam na niya lahat ng katanungan ng mundo. He has to be independent and he has to go out of his household. Kaya pumunta siya sa kanyang ama, sinabi, "Tatay, ibigay mo ng mana ko at ako'y aalis. Ako nang bahala. Ay, kainaman naman ikaw. Kukunin mo na agad. Ay, hindi, alam ko na ang mundo. Ibigay mo na sa akin." At ibinigay nga ng ama ang kanyang mana. Umalis nga. At alam niyong istorya, yung bata ay namuhay ng paraang malayo sa Diyos at mamaya ay ang kanyang mana ay naubos na. Eh, siyempre, mauubos yan kung gagastusin lamang. Ano? At dumating na ang puntos na yung anak ay wala nang makain. Gusto ng agawan ng baboy ng pagkain. At nag-isip siya, sabi niya, ang mga alipin ng tatay ko, mas maganda pang katatayuan kaysa sa akin. Ako'y babalik doon. At siya'y bumalik at habang siya'y naglalakad, ay nire-rehearse niya ang kanyang sasabihin niya, hindi na po ako kakarapat dapat na maging anak. Ako po, tanggapin na lang ninyong alipin, ganyan. Pero ano nangyari? Yung ama po ay nandoon, nakatingin, at siyang unang nakakita ng kanyang anak ay dumarating. Ano pong ibig kong sabihin? Hindi niyo napansin, nung umalis ang anak niya, ay hindi naman siya hinanap ng ama Hindi naman nagpunta yung ama doon sa pinaganuhan at siya'y sinundo . Bakit? Makikita mo ang nature ng ama. Yung ama na nagsasabing, natuto kang umalis . Di matuto kang bumalik. Pero lumabas din ang nature ng ina. Saan naman lumabas ang nature ng ina? Na itong si ama ay nakatingin sa malayo, unang nakakita sa kanyang anak na dumarating. Nature ng ina yan. Nagbabantay sa kanyang anak. Ay kayong mga mother, hindi ba? Pagka wala kanyong mga anak, nasaan na kayong batang iyan? Nasaan na kayan? Mami, ikay galit na. Sinasabi ko na sa mga batang iyan, umuwi ng maaga. Ba't yung iwala? Pagdating ng batang iyan, lagot yung batang iyan sa akin. Galit na galit. At nung dumati, ay anak, magaling naman narito ka na. Ikaw kayo nakakain na. Bakit? Bakit po ganun? That's the nature of the mother. Kaya naman po, look what the father did. Nung nakita niya ang kanyang anak, anong una niyang ginawa? Bigyan ng sandalyas, bigyan ng robe, bigyan ng damit. At hindi ganyan ang mga ina. Pag dumating ka, kabaho-baho mo, ikaw muna magpalit ng damit, ikaw muna magkahay. Ori-ori ang damit. Ganyan ang mga ina, hindi ba? Hindi ganyan ang ama. Hindi ganyan ang ama. Bakit? Ay magkasing amoy sila . Nung ama't nung anak, nung dumating. Kaya hindi na pinagbibihes. Ano pang ginawa nung ina? Nung ama, nung prodigal son, ang anak ko'y nawala at bumalik, magpatay ng hayop, maghanda, at tayo ay magkakainan. Sino ang pagdumadating ang mga anak ay nagluluto at naghahanda ng pagkain? That's the nature of the mother. Kaya makikita mo dito, because this father portrays the Father God, makikita mo both ang nature ng father at ng mother sa kanya. Kaya naman po, some people, they grew with single parent. Sa kultura po natin ay may mga ganun na nagpapalaki sa anak ay isa na lamang magulang, usually the mother. Yung namang ibang mga bata, they grew up na wala ng parents, ang nagpalaki na tita. Kaya naman minsan, kahit pa anong babait, anong galing, ginawa ng lahat para mapalaki ang bata, hindi nila na-experience kung paano kumilos sa isang tahanan na nandoon ang tatay at ang inay na magkasama na nagpapalaki sa anak. Yung iba pa rin yung the ideal father and mother na nagpapalaki sa mga bata. Hindi nila na-experience ang strength ng ama at ang sweetness ng ina. Hindi nila naranasan o nakita yung pagnanasa ng ama na mag-provide sa pamilya, mag-protect sa pamilya, at hindi nila naranasan ang pag-nurture
ng ina sa kanilang mga anak with loving care. Praise God. Makikita natin ang both traits ng mother at ng father kay Father God. There was nothing in Genesis that says Adam complained to God that he was lonely. Hindi naman, wala kayong mababasa doon na si Adan ay nagsabi sa Diyos na, ay tunay naman, puro kasama ko din eh. Pag hindi elepante, giraffe. Pag hindi leon, ay tigre. Pag hindi ano eh. Wala, hindi nagko-complain si Adan that he was lonely. Ni hindi nga niya alam na siya lonely. Hindi niya sinabing, oh, there is no one suitable for me. Ni hindi alam ni Adan na may kailangan siya. Busy si Adan sa pagtitend sa paradise, naming the animals. I know naman pinapangalanan niyang animal, hindi naman yung basta work lang. Of course, he is talking with the animal. Tinitingnan niya, ano ba magandang pangalan nito? Ito, pangalan mo, pusa. Next, ikaw, para ka rin pusa pero malaki ka eh. Pusa number 2 ka na lang ha. O ikaw naman, pusa ka na rin number 3. Hindi naman ganun eh. Pinangalanan ni Adan according to his wisdom na binigay sa kanya, according sa pagkilala niya sa... Ang ibig ko sabihin ni ito, may ginagawa si Adan. Busy si Adan. Kaya hindi niya napapansin na there is no one suitable for him. Sino nakapansin? Si Father God. Ang basahin ko sa inyo ha. Genesis 2 verse 18. The Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. Sino nakapansin ng mga kailangan mo? Sino sa bahay ang nakakapansin ng mga kailangan mo? Sino ang nagsabing, abay anak, ay kulang ka na sa pantalon yata ha? Ay ba't yung pantalon mo isira-sira? Ay inay ariuso ngayon. Ah, ganun ga. Sino nakakapansin ng kailangan mo na sinasabi mo, aba, ay, bay utoy, ay, ikaw pala, ano na, ay, kailangan. Ay, alam mo, if I will ask you, iba't ibang sasagot niyo sa akin, si mama po nakapansin na kailangan ko na ng damit, pero si papang nakapansin na kailangan kong lumipat ng school. What is my point here? Minsan, si inay ang nakakapansin ng kailangan mo, most of the time actually. Pero minsan si tatay din. And then mag-uusap yung dalawang yan. Hanggang they will meet somewhere at sasabihin nila, oh anak, itong iyong ano, ibibili ka namin ito. What is my point here? Alam na alam ng Diyos ang kailangan mo. Alam na alam ni Father God because He has both the father and the mother nature in Him. Kaya kung wala pang hinihingi mo, most likely ay dahil hindi mo pa yung kailangan. Because a Father God is the one looking at you with both the paternal and the maternal nature, alam ang pangangailangan mo, at kaya wala ka pa, relax lang, darating yan at the proper time. Pero my point is this, mas alam ng Diyos actually kaysa sa alam mo. Hindi alam ni Adan eh. Nakailangan na niya ng helper suitable for him. Hindi alam ni Adan na kailangan na niya ng Eva. Wala naman siyang notion noon eh. Pero alam ni Father God. Kaya don't forget ha, I always say this, miski sa ibang prayer, ito inulit ko sa inyo. Ano yun? Oh, sa ibang messages, Lord, not my will, but your will be done. Iba pong mag-alaga ang parents. Binigyan sila ng biyaya ng Diyos. At ito'y pinaranas sa atin para at least somehow makilala natin si Father God. Now, bakit ba ayaw ng Diyos na ikaw ay nagwo-worry? Noong mga panahong ito eh, yan ang malimit na ano eh. Bakit ayaw ng Diyos na ikaw ay nagwo-worry? Kasi habang ikaw ay nagwo-worry, in effect, hindi mo pa talaga hinahayaan ang Diyos na kumilos sa sitwasyon mo. Not yet. Bakit? Eh, naalala mo pa eh. Hindi ka pa dumadating sa puntos na, Lord, bahala ka na. Hindi ka pa dumadating sa puntos na nagsasabi sa iyong Father God like a child saying sa kanyang parents, bahala na po kayo. Kung ano po ang, ano, mas alam po ninyo ang maganda para sa akin.
Ang hindi po pagwo-worry ay hindi lamang for the sake of your health. Alam natin yung pagwo-worry, napakadaming nagagawa niyang negatibo sa katawan. Ang hindi po pagwo-worry ay pagpapakita rin ay kinananampalataya na may ginagawa ang Diyos. Kaya babasahin ko sa inyo muli ang Genesis 2 verse 21. So the Lord God caused the man to fall into deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. And while he was sleeping. Kailan po may ginawa ang Diyos kay Adan? While he was sleeping. Kapatid, kung talagang alam mo na ikay anak ng Diyos, may sasabihin ako sa iyo, mas matinding pagpapala ang nangyayari while you are at peace with Him. When you are depending on Him. At paano mo may ipakita ito? Sa gitna ng pandemic, sa gitna ng mga problemang ito, na nakikita mo, you are sleeping. Hindi ka nagwo-worry. Bakit? Ay, may ama ka eh. At yung ama mo has both the maternal and the paternal nature na alam kung ano ang kailangan mo. Mas alam kaysa sa'yo. Dahil mas kilala ka na ni Father God kaysa pagkilala mo sa iyong sarili. Kaya naman anong sabi ng Psalms 127 verse 2. Napakaganda po nito. Binasa ko yung iba't ibang mga verses, yung galing sa iba't ibang version ng verse na to. And then I found out, ilang mga version says it this way. It is useless to get up early and stay up late in order to earn a living. Ulitin ko ha. It is useless to get up early and stay up late in order to earn a living. God takes care of His own even while they sleep. Grabe yun. Sa iba kasing version ang nakalagay doon, God gives you sleep. Hanggang sa mabasa ko yung ilang version, it was translated this way. God takes care of His own even while they sleep. Ang Diyos Ama, inaalagaan ang Kanya kahit ikaw ay natutulog. Kapatid, ano bang nagawa na ng pag-worry sa'yo? Did it add something to you? Nakapagdagdag ba yon ng ilang segundo sa buhay mo? God takes care of His own even while they sleep. Alam mo, ang iyo lang talaga sisiguraduhin kung kanino ka eh. Dahil kung ikaw ay sa Diyos, then come on, sleep. Don't worry. Enjoy the peace of God. Because even while you're sleeping, ano ibig sabihin? Even if wala kang ginagawa, dahil talaga naman ngayong season na ito, wala kang magawa. Even wala kang magawa, God is taking care of you because you are His children. Alam mo, kitang-kita mo yung father nature at mother nature kay God sa pagtingin mo na lamang sa parents mo. Diba? And the two became one flesh. At yung likeness ni God mas na-represent noong lalaki at babaeng nagsama. Kaya mahalaga ang kasal eh. Okay? Sa amin na lang, ha? Melody takes care of Yayan's food. Kaya po si Yayan ay ano yan. I take care of Yayan's allowance by me working. So, both of us as parents is taking care of the need of our child in a different way. In a different way. Melody, make sure na may malinis na mga punda, malinis na mga, yung mga ganon. Ako naman, ano bang ginagawa ko? Parang wala masyado ah. No, I talk with her. I talk with her at giving her
emotional support and spiritual support. Ay, may naisip ako. Kaya naman po, may nagtatanong eh. Eh kung matulog ako, kung wala akong gawin, paano kung may mawala? Paano kung may mawala? Eh kasi hindi ako nagbabantay, hindi ako nakatingin. Na-insecure ako noon eh, na wala akong ginagawa. Okay. Eh kung mag-alala ka ba, hindi ba mawawala? I mean, sa pag-alala mo ba, hindi mawawala? Ito ang aking masasabi. Listen to this, ha? Ikaw eh, marirelax. Eh, kung mawala ay di mawala. Ha? Ayun nga ang aking pinag-aalala eh. Eh, kung mawala ay di mawala, huwag lang mawala ang kapayapaan mo sa Diyos. Huwag lang mawala ang pagtitiwala mo sa Diyos na may ginagawa siyang mabuti kahit ikaw ay tulog. Kahit ikaw ay hindi nagwo-worry, huwag lang mawawala yung pagtitiwala ngayon. Kaya tingnan mo ha. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs. Kumuha ng isang tadyang sa lalaki. Yan na nga po, may nawala na. Kaya po ayaw ko nang natutulog eh. Ayaw ko nang hindi ako nakatingin sa aking negosyo, sa aking ginagawang ito. Kaya ayaw ko nang hindi iniintindi eh. Yan na nga baga, may nawala na. Sa nagtitiwala sa Diyos, huwag kang mag-worry kung may mawawala o kung nawala, huwag kang mag-worry. Bakit? Sa mga nagtitiwala ng Diyos, may mawala man, kaya ng Diyos ibalik ng mas maganda pa kaysa dati. Ingatan mo lamang nang huwag mawala yung iyong kapayapaan sa Kanya. Yan ang iingatan mo. Iingatan mo lamang na huwag mawawala ang iyong pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Iyan ang iingatan mo. Ilaban mo yon na kahit ang daming bumubulong sa iyo ng mga fear, mga worry, paano yan? Eh, 2 buwan nang walang kita, paano yan? Ilan na yung meron ng nag-message sa akin na, Pastor, timing na timing yung message mo kasi nawalan ako ng trabaho eh, yung ganon. Okay lang. Kung mawala, di mawala. Ingatan mo lamang yung kapayapaan mo sa Diyos. Bakit? Yung mga nawawalang ribs na yan, kapatid, kaya yan ay nawala. May ginagawa si Lord na maganda dyan. At umanda ka, pagising mo, hindi ikaw ang maghahanap. Ang Diyos ang magdadala sa tabi mo. Ito na yung nawala, pinaganda ko. Yan na si Eva. That is your father, who has both the maternal and the paternal nature in Him. Kaya naman po, God is not just our Father the way we know fathers. He is a Father and a Mother in one. Matthew 23 verse 37. Tingnan niyo ang verse na to. This verse portrays the maternal nature of our Father God. Matthew 23 verse 37 says, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. O Jerusalem, Jerusalem, kung ikaw na pumapatay ng mga propeta at binabato mga sinugo sa iyo, ilang beses ko nang ninais na kayo'y pagsama-samahin katulad ng inahin na ang kanyang mga sisiw ay nilalagay sa lilim ng kanyang mga pakpak. Pero hindi kayo payag, you're not willing. Alam mo ang pinapakita dito na katangian? Katangian ito ng isang ina na nagnanais ng kanyang mga anak. Ilaging naroon, nasa bahay, umalapit sa bahay. God is telling this to Israel like a mother telling her feelings to her children. Like a mother who wanted her children to be close to her. Ito, hindi, noong si inay ay buhay pa, hindi ko ito napapansin eh. Ang nakapansin ni si Melody. Every time na may uuwi, nakapatid ako galing sa Amerika,
Tuwing may uuwi, si inay nagdadayariya na nasisiraan tiyan. Nakala niya kung napapano na. Pero napasin ni Melody, bakit nangyayari yan? Tuwing may uuwi na anak. Alam niyo kung bakit? The motherly love, the motherly feelings, excited siya kasi ang kanyang anak ay darating. Yun po'y feeling ng mother, ang gusto ng kanyang mga anak ay nandoon, under her wings, malapit sa kanya. Ibang father, tingnan ninyo ha, ito pong asa amin na lang, si Melody, ayaw niya na ang kanyang anak ay magtatrabaho sa abroad. Kasi there was a time na si Denise wants to work sa abroad. Ayaw niya yon. Lagi niyang any idea na lalabas yon, kanyang sasanggahan yon. Ang sabi niya, pwede kaya mag-visit lang, pero do not stay there. Dito na lang. This is the maternal nature. The motherly side ng parents. Ano? Wanting their children under her wings. Ibang father. Kasi ako, kung saan sa tingin ninyo mas maganda di doon. Ibang father, kung sa palagay mo ikaw mas ano doon, okay, sige. Lately naman, nagsabi itong aming anak na ayaw na niyang ituloy ang residency. Napapagod na daw siya. And then, naghihintay ng sagot. Sabi ko kay Melody, di sagutin mo. Ikaw na, iisa naman ang sasabihin ko dyan . I know. Kasi pareho sila. Sasabihin ni Melody, abay, wag na nga. Dito ko na lang sa bahay. Dalhin mo ang apo ko. Ayun lang naman ang sasabihin na yan . The motherly side na gusto basta sama-sama tayo dito. Iba naman ang sasabihin ko. The paternal nature, the father side. Ito ang sasabihin ko. Ikaw ay may asawa na, you talk it over with your husband. Hindi, it's not our decision. You talk it over. May pamilya na kayo. Ibang ama, ibang ina. Our God has both the father and the mother nature in Him. It is maybe the reason why gusto ng Diyos na tayo'y nag-gather like a hen wanting her chicks under her wings. It is the reason kung bakit gusto ng ama na tayo'y nagsasama-sama. Sukdulang iutos na ng ama, Hebrews chapter 10 verse 5. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Let us not neglect meeting together. Actually, this command of God has been set in our hearts when we became Christians. Nakalagay na yon. Kaya ninanais natin ang pag-gather together, ang pagsasama-sama. Diyos po ang nagbigay ng desire na yon. Ang Diyos ang naglagay sa puso natin nang naisin tayo magsama-sama o magtipon, sumamba kasama ang mga kapatiran. Ito po ay nagpapakita lang na tayo'y na kay Kristo. I am a Christian belonging to Christ. Ngayon, we are longing na magsama-sama. Yes, we might see each other sa live stream. Nakikita po tayo dito sa live stream. Hello. Pero tanggapin na ninyo, it's not enough. Gusto talaga ninyo yung face-to-face, physical, na nakikita-kita, na hi, hello! Gusto mo na merong touch, gusto mo na magkakamayan, magbe-bless, somehow gusto mo yung connection ng sama-sama ng kapatiran because it is God who put it in our hearts as His children, wanting His children to gather together under her wings. Kahit nga po yung mga nasa abroad meron po tayong mga abroad na mga kapatirang nasa abroad. Pag sinabi ko na kapatirang nasa abroad, hindi lamang po sila yung mga nag-aattend sa Rosario, tapos nag-abroad, na ngayon ay faithfully ay nanonood ng ating mga messages through live stream. Hindi lang sila, sino pa, kundi yung mga hindi pa nakaka-attend ng JA1 Rosario, but somehow,
na-forwardan ang mga messages, and then, na-connect na sila. Naging part ng family. The online family. Marami kayo. And I want to say hi sa inyong lahat na na-connect sa J.A. Juan Rosario through live stream. You are part of the family. At alam mo, sabi nila, they always say that, Rev, pag umuwi ako, gusto kong makabisit dyan sa J.A. Juan Rosario. Just like an anak. Just like a child who wants to go home because he or she ay itinuturing na this is her church or his church. What is my point there? We miss each other. Alam ko yon, we miss each other. Noong nakuha po sa atin or naagaw sa atin ang freedom na magsama-sama, saka po natin naunawaan na need natin ito. We thought na yung pagsasama-sama will always be there, na hindi ito mawawala sa atin. Ngayon, naalaman na po natin na pwede palang makuha ito sa atin. At hanggang ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan. Alam ko, most of you, or all of you, ay nagnanais na, ay, kailan ba talaga tayo makakapag-church? Kaya ano ibig ko sabihin? Kaya pag pwede na, mag-iiba na ang pananaw mo sa church, sa pag-gather. Mag-iiba na. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong kalilimutan ang pagsasama-sama katulad ng nakaugalian ng iba. Mag-iiba na. Anong mag-iiba, Pastor? Na kapag pwede na tayong magsama-sama, pahalagahan natin ito higit kaysa dati. Pahalagahan natin. Hindi na pwede ang late. Bakit? Kasi naranasan mo nang kunin ito sa iyo. Now you will treasure this. You will treasure the Sunday service, the midweek services. Ite-treasure mo yan. You want to be there. You want to be with your brethren, with your kapatiran. You want to talk with them. Hindi na late umalis at agang-agang umalis. Late dumating at agang-agang umalis. And what will be the changes? Oh, mag-iibang pasasalamat mo. Mag-iibang pasasalamat mo sa Diyos sa Sunday service. Mag-iibang pasasalamat mo sa Diyos sa midweek service. Mag-iibang pasasalamat mo sa Diyos sa mga events ng church nito. At hindi ka na dadating sa punto sa sasabihin mong, ay sakanat, meron pa naman sa susunod. You're not even sure kung meron sa susunod. Hindi na. Kaya tuwing merong opportunity, merong mga gawain sa church, you are going to be there. Why? Because now you understand how important it is na magsama-sama. Meron pa rin naman next week. How sure are you? What will be the changes? Paano mag-iibang pasasalamat mo sa Diyos? Ay nako, pag nag-live group kayo, magpapasalamat kayo sa Diyos. Kasi makakapag-live group na kayo ng hindi Zoom. Ng hindi FaceTime. Ng hindi Messenger. Ano pa ba ang mga ano? Ano pang mga ginagamit? Viber, hindi na kayo. Magpapasalamat kayo pag kayo together. At eto, nagkukulitan na kayo because now you understand how you miss it. Hindi ka na magpapapilit kay life group leader mo. Oh, bakit wala ka? Eh, kasi po. Hindi na. Because you had experience na ito'y kunin sa'yo. Kaya pag ito'y pwede na uling gawin, you will enjoy your kapatiran. You will enjoy the brethren. You will enjoy the activities of the church. Pero, habang live stream pa tayo, habang Zoom meeting pa ang ginagawa sa live group, pasalamatan mo pa rin ang Diyos. Bakit? Eh, kasi at least meron noon. And knowing that very soon, we will come together again. Bakit? Eh, Diyos ang may utos niyan eh. Ngayon, mas maunawaan natin ng higit yung freedom na ating ini-enjoy dito sa Pilipinas na hindi ini-enjoy ng ating mga kapatidan sa ibang bansa. We will appreciate it more. Alam mo ba sa China? Sa China, ito'y lately lang nangyari na meron pong nag-service, hindi sa church, ha? Sa bahay. Sa bahay nagse-service yung mga
kapatiran natin doon. Alam mo ang ginawa ng authorities ng China? Pinasok ang bahay, ginulo ang service, ikinulong yung tatlo. Ay, okay po, magla-livestream na lang? Hindi rin pwede. Under surveillance ang mga Christian, hinohold nila ang mga online services, ang mga live streaming. Hindi ko malaman, takot na takot ang Communist Party sa Christian. Takot na takot sila sa Christianity. Because ang doctrine ng Christianity, it will set the people free. And of course, ayaw nila yon. Pero this is my point. Ngayon, mas naunawaan natin na yung ating ini-enjoy dati na tayo nagsasama-sama is something na hindi natin basta baliwalain. Not only because it can be taken out from us, taken away from us, but because some people are already experiencing it na hindi sila magsama-sama. Now, pag bumalik ito, now you understand. Pagpasok mo pa lang sa church, nakita mong nandun ang mga kapatiran, you will shout in worship to God together with your brethren because now you understand yung joy na nagsasama-sama because it is the Father God with the maternal nature working na nagsasabi, I want you, I want to gather you under my wings. Together, sama-sama. Now, there are some more verses here that reveal God's maternal nature. Ito po yung Isaiah 49, verse 15 and 16. And let me read it to you. Can a mother forget the baby at her breast and no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. And verse 16 of Isaiah 49 says, see, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Matanong ko kayo, sino ang naglalagay ng pictures ninyo sa bahay? Sino ang naglalagay ng pictures niyo sa frame at tapos i-display doon sa ibabaw ng lamesa, yung iba ay nakapako sa wall at nakabitin pa doon yung mga medalyang natanggap ninyo, yung medalyang the loyalty award, mga ganan. Sino ang naglalagay? Si tatay po nagpako, pero si inay ang nagpalagay. Alam ba sabi ng Panginoon, can a mother forget the baby at her breast? And no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Sinabi lamang ng Diyos, ito kasi ang normal, ito makikita nyo. Walang inang ganyan. Kung meron man, ilan lang yan. Walang ina nakakalimutan ang kanyang anak, na kanyang pinakain. Walang inang makakalimot sa kanyang anak na kanyang iniluwal. Pero sabi ng Diyos, pero kung siya'y makalimot, ako, hindi ako makakalimot. Of course, hindi lahat ng mami ganon. Meron din naman kung kumilos parang di mami, pero we're not talking about them. We're talking about generally. Ang mga mother ay motherly. Hindi niyan kailanman itatakwil ang kanyang anak. Kahit isuka ng buong mundo ang isang tao dahil siya, let's say, nagkasala sa lipunan, there is one home that will always welcome him. That's the place where his mom is there. Laging i-welcome yung taong yan kahit pang buong mundo'y galit di yan. Now, enough to say na naipakita ko sa inyo yung maternal nature ni God. But I want to tell you, there is only one true God. He is our all. We are complete in Him. He is our Father. He is our Mother. He is our Provider. He is our Protector. He is our Redeemer, He is our Savior, He is our life, He is our everything, He is our all. Kaya hindi mo pwedeng ikaw ay gagawa pa ng iba pa kasi kulang ang Diyos. No, He is our all in all. Siya ang lahat-lahat. Hindi siya kulang.
Wala pong counterpart si Abba Father sa langit. Wala pong Mother Goddess. Wala pong spiritual mother of humanity. Walang babaeng Diyos-Diyosan. God is complete in Him. Kompleto po siya. And in Him alone, we will find fulfillment. Kompleto na ang Diyos natin. Di mo na kailangan maghanap. Di mo na kailangan magdagdag. Now, balik po tayo sa mothers. This is your day. Napakarami pong daraang challenges sa mga babae sa kanilang married life na kung hindi sila binigyan ng Diyos ng biyaya, aywan ko kung papaano nila ito magagawa. Binigyan po sila ng Diyos ng kakaibang pag-ibig sa kanilang mga anak. Mahirap magbuntis. Pakahirap. Sabi nga, may nagsabi nga eh, kung yan gano'n may halinhinan man lamang, yung gang pag ang unang mga anak ibabae, sa susunod nilalaki naman. Ano? Pero hindi eh. Binigyan ng babae ng kakaibang biyaya ng Diyos. Then mahirap magbuntis, then mahirap manganak. At pag nanganak, mahirap ang maraming pagpupuyat at pag-aalaga sa gabi. Oh, I respect you fathers na gumigising sa gabi para halinhan si mami ng pagpapadede at pagpapalit ng diaper. Pero makikita mo talaga yan sa ina. At dito napapractice ang kanyang patience. Bukod pa sa pag-iintindi niya sa asawa, pag-iintindi sa pamilya, pag-iintindi sa bahay, sinisiguradong merong pagkain, biniyayaan po ng Diyos ang babae na ma-incline sa pagiging mami. Today is Mother's Day. Most likely, kasama ninyo ang inyong mga mami sa bahay. Dahil kung hindi nyo kasama ang inyong mami sa bahay, baka namamalengke siya. Yun lang yun. At meron po akong sasabihin sa inyo, sigurado-sigurado ko, masaya po ang inyong inay. Masaya po ang inyong ina na kayo magkakasama. At kung yung iyong mami minsan ay nagko-complain, yung iyong inay nagko-complain, itong mga batang ito, tanghali nang gumising, hindi ako tinutulungan sa pagluluto, hindi ako tinutulungan sa paghugas ng pinggan, nagkukunwari lang po yun. Anong ibig ko sabihin? Hindi nila sinasabi sa inyo na they are enjoying itong sitwasyong ito na kasama kayo sa bahay. Pero mga anak, ha? Tulungan naman nga ninyo. Tulungan naman nga ninyo si mami. At kung hindi naman ninyo kasama si mami, tawagan naman ninyo. Kasi mothers, they want to be connected to their children always. Kung kayo ay nasa abroad, ang inyong mother nasa Pilipinas, tawag ng tawag, message ng message, ipakita mo ang mukha mo. Kasi namimiss ka ng iyong mother. Mga anak, time will come. Tatanda si mami. Tatanda si inay. Darating yun. Ang iba nga ay dumating na, hindi pa nare-realize ng mga anak na matanda na ang kanilang ina. Ang turing pa rin nila ay katulad nung una. Sila pa rin ang pinapaglaba, pinapaghanda ng pagkain, sila pa rin. At gagawin naman yun ni ina because she finds joy in doing that. Pero baka po dumating ang time na hindi na kayo kilala ng inyong ina. Cut. Wag mangyari. Pero there are mothers na dumadating ang time pamali-mali na kakaroon ng demensya. Nawawala yung soul, nawawala yung hindi ka na makabuo ng conversation na may sense. Parang siya'y nandoon pero wala siya doon.
At habang si mami mo ay nandito, nandito not only physically, but her soul is there. Yung bang kayo'y nagkakausap pa, nagkakaunawaan pa, you're talking about your memories, you're talking about things, come on, talk with your mom. Talk with your inay. Talk with your mama. Huwag lang yung pag-usapan yung nangyari. No. Build happy moments sa present. Don't live on the past. Kahit ngayon, build happy moments. Cook together. Magluto kayo pareho, yung sabay, you're doing something together. Respect her. Mga bata, respect your mother. Huwag mo siyang sasagutin. Huwag mo siyang pagdatasan ng boses. O sa Batangas, ang sabi, huwag mong aangilan. You don't have the right to do that. Enjoy your mothers. Mga anak, lahat ng mga nakikinig dito, enjoy your mothers. Talk with them habang may naalala pa siya. At kung wala na ang mami mo, wala na ang inay mo at na kay Lord na, maraming mami sa palibot mo. Nandiyan ang mami ng mga anak mo. Nandiyan ang mami ng mga apo mo. Nandiyan ang mami ng mga kaibigan ng anak mo. Nandiyan ang mga mami sa palibot mo. Just tell them. Sabihin mo, alam mo, I respect you bilang ina. I respect you and I celebrate you dito sa Mother's Day. I celebrate Mother's Day by telling you that I respect you and I congratulate you. Especially if the mom is a single mom doing the responsibility of both the father and the mother. Batiin mo siya ng matinding Happy Mother's Day. Lastly, lahat ng mga mothers na nanonood ngayon, saludo po ako sa inyo. I salute you. And this is what I could say. Respect. God bless you po. At kung kayong mga mami ay nandyan sa bahay, I want to pray for you. At kung ikaw naman ay kasama mo ang mami mo o ang iyong inay sa bahay, pwede ba lapitan mo siya? Lapitan mo siya. Wala na dito mga corny-corny. Sa love, walang corny. Sa love, walang baduy. Ang corny at ang baduy is a person who will hinder himself in showing love. Kaya lapitan mo ang mami mo. Lapitan mo siya. Ilagay mo ang kamay sa kanyang shoulder. Do whatever you can para connected ka sa kanya. At sabihin mo lang, Inay, I love you. Salamat. Salamat. Ikaw ang mami ko. Ikaw ang inay ko. And let me pray for you. Father God, tinatas ko po ang mga inay, ang mga mami, ang mga mama, I lift them up to you. Salamat po sa buhay nila. They are blessing to us, to our community. They are blessing to the world. Salamat po sa mga mamis. Lord, bigyan mo sila ng malalakas na katawan. Bigyan mo sila ng mahabang buhay. Let them enjoy their lives. Lalo na po, Panginoon, yung mga mamis na senior citizen na, Lord God. Lord, salamat sa pag-iingat sa kanila. Salamat sa for making their lives happy. Higit sa lahat, Panginoon, paramdam mo ang pag-ibig mo sa aming mga mamis. Kung yun man ay sa pamamagitan namin o sa pamamagitan ng ibang tao, let our mamis experience your love. And I am declaring, Lord, ang kagalakan sa mga mamis, ang kagalakan sa mga inay ngayon, let it flow. Let the joy of God flow sa mga mothers. This, I pray in Jesus' name.
Amen.